Transformer. Alam niyo yung transformer, yung word na transformer, galing po yan sa root word na transform, which is another word for change or shift. So for the next few minutes, just allow me to explain to you kung paano ginagawa ito o ano yung negosyong to. Kasi hindi nyo maintindihan yung sasabihin ko kung hindi kayo magkakaroon ng shift of mindset. So dito natin unahin sa shift. Madali nang pag-usapan yung negosyo kung magiging open-minded ka. Because the mind is like a parachute. It is best used when it is open. Marami na pong tao nagbago ang buhay sa AIM. Part of my job is to go around the country, sometimes out of the country. Ang dami ng tao nagbago ang buhay na narealize yung pangarap nila. May mga pangarap ba sila? Yes, most of us, we are motivated by our dreams. Tama ba? And itong dreams natin, very elusive for a lot of people. Hanggang ngayon, hindi pa nakukuha yung pangarap. Kasi simple lang na may equation yan eh. Kung may pangarap ka, hindi mo nakukuha, saan lang ibig sabihin nun? Wa ka pambili ng pangarap na yun. Tama ba? Kasi you need money. Kasi dreams, they cost. May presyo yan. So isa lang ibig sabihin, kung hindi mo ito nakukuha, wala ka kasi nito. Bakit wala nito? Walang naiiwan sa sweldo. Bakit wala naiiwan? Luwalabas lahat. Sweldo, 10,000. Gastos, 10,000 rin. Ano maiiwan? May malala dyan, 10,000 sweldo. Ang gastos, 12,000. Tama ba? May utang ka pa. Negative ka pa eh. Saan to? Bale. Cash advance. Ha? Loan. Ha? Credit card. Ha? Hindi pa dumadating yung sweldo, may-ari na. Alam mo yan, di ba? Si Judith. Judith ng Meralco, Judith ng cellphone, Judith ng renta. Si Judith? Am I making sense? Yes. So pag wala na iiwan, di nakakaipon ng tao. And for the next 40 years, ladies and gentlemen, ginawa ng study. Those who are working at the age of 20, normally they retire at the age of 60. Ang tawag dito, 40-year plan. Ginawa ng survey, out of 100 na gumamit ng formula nito, after 40 years, itong statistics, 1% became wealthy. 2%, itong 1% na to became a multi-multi-millionaire. 2% well-off, may kaya. So, lagay na natin na out of 100 people after 40 years working from 20 to 60 years old, yung 3% naging mayaman. Guess what? Ano nangyari sa 97? Pinagati-hatian nito. After 40 years, some of them are still working. May kilala kayong ganyan? Some of them, most of them are dependent. Some of them are dead. Mamili ka. So, if you use this formula, there's nothing wrong about this formula. Unfortunately, if you use this formula, your ratio to become successful is 3 is to 97. This is too risky. Kasi ang alam ko sa sugal, pag sinabi mong gamble, 50-50, ito talong-talo ka. Ito masakit. Pagdating mo ng 60 at napunta ka sa 97, di ka na pwedeng bumalik. Lord, nagkamali ako. Ulit. Tama ho ba ako? So, now, there's nothing wrong about this formula, except that here in networking, ladies and gentlemen, for a guy like me who has been here for 17 years, and some people in my behalf of doing those people doing this business, some of us, we call this formula as an obsolete formula already. It's an obsolete formula getting your dreams. Kasi there is a better formula na pwede namin i-share sa inyo, paano nakuha? Without having to go through this 40-year plan. Problema sa 40 years, pag nagkamali ka, you can never go back anymore. And a lot of us, sino ba sa atin dito yung araw-araw pumapasok sa trabaho, pero araw-araw nagre-reklamo, sweldo, sa kumpanya, sa traffic, sa boss, pero magugulat ka, araw-araw pumapasok ka pa din. Tawag doon kasi wala akong choice, Jurgen eh. Totoo naman. That's why, ladies and gentlemen, what do you get to lose kung makikinig ka sa akin for the next 45 minutes? Total, wala namang mawala. Tulad ko, bakit ako nag-join? Wala, mawala. Dati nang wala, ano pang mawala? Kasi galing ako sa walang pamilya. Let me give you an example na gumamit ng formula ng networking. In the name of Mr. Leo Caduyac, distributor namin. Si Leo Caduyac, from Tagbilaran, Bohol, joined this business, grade 5. Tricycle driver. Itong hanap buhay niya before joining the business of AIM. So, siguro, ewan ko, paano siya na-recruit, pero siguro sponsor niya, wala na ibang ma-recruit. Sabi, Leo, halika na, para lang may attendee ako. Umattend. Now, not trying to put down Leo Caduyac, but can you imagine grade 5 tricycle driver? Paano gagawin ang negosyo na networking? Paano maiintindihan yung mga pinaliwanag ni Michelle? But Leo dared. Guess what? 5 years na namin kasama si Leo, and he happens to be one of our
successful distributors in Bohol, Tagbilaran. Why? Because right now, Leo is living his dreams. He's living his life. Why? Ito pong taong to, pag pinuntahan niya sa Tagbilaran, sikat na sikat. Kasi last December, kabibili niya lang ng pangalawa niyang sasakyan. Bakit pangalawa? Siyempre, may una. Ang una niya, Mitsubishi Pajero na kulay puti. Pangalawa niya, Toyota Fortuner na kulay gold. Brand new. Grade 5. Can you imagine? May na-recruit down the line. Hindi ko malimutan ang pangalan. Wilfredo Laway. Grade 6. Toyo vendor. Taga-Tagbilaran din. Natutunan ang networking. Right now, Leo, may kotse, yung downline niya, si Wilfredo, after only 8 months of doing networking in Global, he's driving his own brand new Hyundai Accent. Grade 6. Oh. Grade 6, grade 5, may kutsi. Dami kong kilala, cum laude, wa kutsi. Kaya magagalit, ha? Kaya magagalit. Ba't ganun? Kasi may iba silang formula na ginamit para makuha yung mga pangarap nila. Pumunta tayo sa Davao in the name of Mr. Jun Agarao. Embalsamador. Pagpunta ako ng Davao, you know, nakasakay ako sa sasakyan niya, tinuturo niya pa sa akin sa Panabo, yung Angel's Funeral Home. Sabi niya sa akin, sir, dyan ako dati. Oh. Kita mo yung second floor? Yan po, dyan po kami stay-in, mga embalmer. Sa third floor niyan, sir, yan yung morgue. Habang maandar kami sa sasakyan. Habi ko, buti hindi kayo nahihilo. Sanay na, sir. Pero habang tinuturo niya yon, nasa passenger seat ako, nagda-drive siya, nasa loob kami ng H2 Hummer niya na kulay itim. In Global. Now, let me tell you this. Wala kaming car incentive program dito. We do not give our distributors their cars. So the mere fact that these people I've mentioned were able to buy their own car, hindi galing sa yon sa AIM Global. Galing yon sarili nilang bulsa. Which means, sa lang ibig sabihin, malaki kasi kinikita nila, that's why they can afford those kind of cars. So, bakit ganun, Georgian? Yun nga, kasi malaki yung pumapasok. That's why, nakukuha nila yung pangarap nila. Pag maliit yung perang pumapasok, maliit din ang pangarap na makuha mo. Tama ba? Pag malaki yung pumapasok, then, you can afford to buy a hammer. Meron kaming kasama dito in the name of Mr. John Visanuan of Palawan. Kagagraduate lang ng AUP. In fact, hindi pag mag-graduate, nag-networking na. After about 4 or 5 years right now, in AIM Global, he's driving his fourth car. Being a student, diretso networking. Right now, he's driving his fourth car, nakakamaro. Can you imagine? So bakit ko sinasabi sa inyo to, Georgian, baka masyado naman kayo material na bagay dyan. Well, nasa venue ka kasi na ang pinag-uusapan, pera. Kaya ang pinag-uusapan natin, pera. Pagpunta ka simbahan, hindi pera pinag-uusapan doon. Punta ka sa comedy bar, kabastusan, pag-uusapan doon. Pumunta ka sa university, pag-uusapan doon, academics. Pero negosyo ka nagpunta, pag-uusapan dito, pera. Yung mga tao nagsasabi na hindi importante pera, well, I dare to tell you, wala kasing pera, kaya yun ang prinsipyo. Dalawa lang prinsipyo ko sa pera. Number one, money may never be the most important thing in the world, but everything that is important is affected by money. Number two, you cannot buy everything with money, but without money, you cannot buy anything. That's why money is important. Tama ba yun? So, hindi human sa mga pag-usapan ng pera because like for a person like me, came from a poor family. Kinuwento ko nga kanina because this afternoon, I also talked to a lot of people. Sabi ko, mahirap ako eh. Maraming hindi makapaniwala. Siyempre, dati. Ngayon, di na. Kasi pagkatapos ko mag-seminar, may sabi sa akin, sir, mahirap ka ba dati? Sabi ko, bakit kanyang pukutis nyo? Sabi ko, siyempre, nag-iba na. Nakuha niyo ibig sabihin? So, today, tonight, ladies and gentlemen, let me offer you an opportunity that you can probably get your dreams. Gusto niyo ba makuha yung mga pangarap niyo? Yes! So, bagay ito sa mga taong, you know, sawang-sawa na sa hirap ng buhay. Sa mga nag-enjoy sa hirap, you're in the wrong place. So, paano gawin yung negosyo? Ito, mabilis lang, no? Ladies and gentlemen, networking has been existing in the whole world for the last 70 years. Sa Pilipinas, madami naman ng networkers dito. Ako, ginawa ko siyang profession. In the States, when you go to the States, it's a profession. Pag sabi profession, parang engineering. Long term ba yan? Nursing. Teaching. Lawyers. Doctors. Di ba? Ganun din ang networking. Gone are the days ng iniisip ng tao, fly by night lang yung ganitong kumpanya. Mali na po yun. Obsolete idea na yun. It's a wrong belief already.
Dito, simple lang. Pag nag-join ka, may dalawang option. Number one, pwede ka magbenta. Yung mga dinemo ni Michelle, maganda ba yung mga produkto? Well, if you concentrate on selling, you get 25% to 50% retail profit. Depende sa produkto. Pero ito ang tubo ninyo. Ang advantage lang ng ang disadvantage lang ng direct selling o benta-benta pag nag-concentrate ka dito, hindi mo kikitain to sa kakabenta. Malabo. Kasi ang produkto, pinakamahal na product namin, yung white light. 2,500 po yun. Retail price, customer price. Can you imagine ilang ganito ibibenta mo? Nakikita ka ng 25% para kumita ng kalahating milyon. Ilan na nga hanapin mong gustong magpaputi? I-overdose mo. Malabo. Tama ba? Yes. Buti sana kung binibenta dito insurance or real estate, pag kumita ka ng 25% dahil milyon ang halaga, malaki kikitain mo. Pero sa networking, hindi ganun. So instead of you just selling the product, may isang method na ginagamit, ang tawag leverage. Yung word na leverage, ginagamit po yan ng marami mga negosyante. Especially those who are in expansion of franchising. Like Jollibee, for example. Jollibee, they are the number one fast food chain in the Philippines right now. How they were able to do it, ang dami nilang outlet. Ang tawag doon, leverage. Binili nila Chowking, Greenwich, Red Ribbon, binili mang Inasal, number one talaga siya. 10 years ago, hindi nyo maririnig ang Banco de Oro. Tama ba? Ang sikat 10 years ago, BPI, Metro Bank. Ngayon, inuungusan na ng BDO ang BPI. Why? Aggressive si BDO eh. Ang daming BDO. Binalitan niya pang banking hours. From 9 to 3, ngayon, 9 to 5. Pag ang Banco de Oro nasa loob pa ng SM, hanggang alas 7 pa. Tagal mong puto ka ng cheque. Aggressive. Ano tawag doon? Leverage. Dito, sa networking, pareho lang. Pero imbis na tindahan ang bubuksan mo o banko ang pararamihin mo, ang pararamihin mo dito, yung sarili mo. Sa pamamagitan ng ibang tao. Sino yung mga tao na yun? Lahat ng kakilala mo. Dadalin mo sa seminar para umattend nung nakita mo. Clear? Kaya sa networking, may recruiting kasi ang term doon, leverage. So, dadami to, magdadala ka lang. Una, hindi ka magpapaliwanag. Kami, magdadala ka lang. Monday to Saturday po ang seminar, merong 3 p.m. tsaka 7 p.m. Magdadala ka lang. Hindi ka magpapaliwanag. Kaya yung ang dilema dito, sir, hindi ako marunong buwan yan eh. Hindi ka nga gaganyan. Kami, tagadala ka lang. Dala ka, kami. Bahala ka na o paano mo dadalhin. Isako mo, itali mo, basta madala mo dyan. Paglalang dyan, kami na bahala. Bawal magpaliwanag. Bakit? Hindi maniwala pag pinaliwanag mo. Subukan mo, sadala mo, yayaman tayo, yayaman. Sabi niya, mayaman ka na. Di pa, pero mayaman na rin. Patay ka doon. Tama ba? Kaya mga sasabi na, eh baka naman yung networking linya-linya. Hindi po. I started this way. Nagdadala lang ako, hindi ako nagpapaliwanag. Can you imagine? Tatlo lang kausap ko dati sa harap, naiihina ako. Pag umapat, napupupo na ako. Ibang usapan yun. Hindi ko rin kaya magsalita sa harap. Kaya kahit di nyo linya to, okay lang. Ako nga, engineering, ang layo oh. Kaya magsasabing linya-linya, well, I'd like to challenge you. Sa mga taong nagsabi na linya-linya, kung yung ginagawa nyo ngayon, di nyo po linya, subukan nyo kaya itong hindi nyo linya, baka dito kayo masenso. Tama ba? Oh, dadala ka. Maniniwala yung iba. Yung iba dyan, di maniwala. Bakit? May problema ba to pag di sila naniwala? Hindi. Ayaw lang nila. Pero hindi ibig sabihin yung dinala mo, hindi naniwala, pangit tong ginagawa mo, no. Kanya-kanyang belief yan eh. Kanya-kanyang programming yan eh. May mga tao na pinaliliwanag natin dito, yayaman ka dito, yayaman. Eh yung dala mo, ayaw yumaman. Anong magawa mo? Sabi mo dito, nako, negosyo, negosyo, negosyo. Yung kausap mo, yung dala mo, para sa kanya, pinaliliwanag namin, negosyo, negosyo. Sa kanya, trabaho, trabaho, trabaho. Anong magagawa mo? Tama ba? Dito, yayaman ka, makuha pong pangarap mo. Yung dala mo, kontento na siyang kumain ng 3 beses ang araw. Anong magagawa mo? Clear ba yun? Yes. Maraming di maniniwala, pero may mga maniniwala. Yung maniniwala, sila rin pwede mag-recruit. Pwede magbenta, and pwede rin mag-recruit. Bakit? Kasi yung kaibigan mo, may kaibigan din yan eh. Ang malas naman ng kaibigan mo kung ikaw lang kaibigan yan. So, pag tinuloy ko yung cycle, dadami to hindi? Dadami. Ang tawag dyan, network. Guess what? Leverage ang tawag dyan. Lahat ng bilog-bilog na yan, representation mo rin. Na itong bilog-bilog na to, pwedeng manganak sa 100
branches namin all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Na pwedeng manganak itong network na to, may branch kami sa Hawaii, Hong Kong, Taiwan, Dubai, Singapore, and Nigeria. And a few weeks ago, kaka-approve lang po namin sa Canada. Oh. Oh, can you imagine? Dadami to. Yung kamag-anak ng kamag-anak mo, kaibigan, may kaibigan pala sa Hong Kong, ang dami. May kaibigan pala sa Nueva Ecija, sa Kabanatuan. Dumami to. Ikaw to, tignan mo mabuti. Pag may bumili ng product dito sa loob ng network na yan, may kita ka wala? Ikaw ba nagbenta? Kilala mo pa ba? Nandun ka ba sa lugar na yon? Wala. Ngayon, paano pag dumami to, hindi pala may para kayang kinikita mo? What can be better than that? Bakit maganda to? Eh kahit nakatali ka sa trabaho mo na 8 to 5, pwede kang kumita eh. Habang nagtatype ka, limbawa clerk ka oh, may bumibili dito, pwede mo isipin magkano na kaya kinikita ko sa mga oras na ito. Tama ba? Negosyo to ni Jollibee, ni McDonald's. Bakit? Yung kaibigan ng kaibigan ng kaibigan ng kaibigan mo, nagbenta sa customer, may kita ka wala? Ikaw nagbenta sa customer? Si Jollibee, tignan nyo. Jollibee, ang daming outlet. Yung customer bumili dyan sa Robinson, Chicken Joy, may kita si Jollibee? Siya nagbenta? Kilala niya pa? O di pareho na kayo. Pagkakaiba nyo lang produkto. Chicken Joy niya nakaka-high blood. Koledus natin nakakatanggal ng high blood. Tama ba? Oh, as long as may gumagamit, bumibili ng produkto dito, o di kumikita ka. Kahit hindi ka nagbebenta, kumikita ka ba? Kahit natutulog ka, kumikita ka? Yes. Kahit hindi ka magbenta, kumikita ka. Kahit nakatali ka sa trabaho mo, kumikita ka. Kahit magpahinga ka, kumikita ka. Kahit matulog ka, huwag kang gumising, kumikita ka pa rin. Mamaya papaliwanag ko ba yan better. Maganda ba yung deal? Yes. Na ano gagawin mo? You don't have to leave your job. Magdadala ka lang. Pero to habang tumatagal, darating ang panahon, yung kinikita mo dito, mas malaki na sa tinatrabaho mo. Sa trabaho mo. So, simple lang. Kaya yung iba, ang ginagawa, nagpa-part-time sa networking. Ang ginagawa po nila, 8 to 5, like what I did several years ago, paglabas ko sa trabaho ko, punta ako sa seminar, nagdadala ako ng mga friends. Pag walang sumasama, attend pa rin ako. Kasi mas mamemorize mo pag attend ka ng attend eh. Hanggang mamemorize mo siya, parang kanta. Darating ang panahon, yung mga opisina mo, kahit di mo dalhin dito, ikaw na nagpapaliwanag. Ang ginagawa ko noon, nung marunong na ako na nagpapaliwanag tuwing break time. Inuubos ko agad yung pagkain ko. Tapos, yung katabi ko sa kaliwa, tsaka sa kanan, kinukwentuhan ko sila pareho. Hindi makatayo kasi may pagkain pa. Tama? So, ginawa kong ganun. Yun nga lang, yung tumatagal, at lagi may tumatabi sa akin, lagi kong siniseminar, dumating ang panahon, wala nang gustong tumabi sa akin. Mag-isa na lang ako, sila nasa ibang table na lang. Ayan. So, ganito ka simple. Kaya nung na-meet ko si Leo Kaduyak, sabi ko kay Leo, Leo, paano mo nagawa? Because I was so inspired with Leo Kaduyak. Sipin niyo, tricycle driver, nagmamaneho ng Pajero, tapos December last year, bumili ng Fortuner. Sabi ko, Leo, paano mo nagawa? Sabi sa akin, wala sir, sabi mag-recruit. Recruit ako. Sabi ko, paano ka nagre-recruit? Wala sir, minsan yung pasero ko sa tricycle, sir, dinidiretso ko sa seminar room. Sir. Kidnapper pala, walang hiya. So, paano ka magiging part ng sistema na to? Kasi ganito yan, eh, parang franchising eh. Hindi naman pwedeng ikaw eh, magtayo na lang ng karatula ng Jollibee sa likod ng bahay niyo at magbenta ka ng Chicken Joy. Didimanda ka ni Jollibee. Kailangan, bumili ka ng franchise fee. Tama ba? Unfortunately, ang franchise fee po ng Jollibee nasa 20 to 30 million, depende yan sa location. Sa atin, para maging part ka ng distribution, kailangan bumili ka ng distributorship. Kaya meron tinatawag na membership sa mga networking companies. For AIM Global, ang pinaka-membership nyo dito, startup kit nyo, nagkakalaga po ng 7,980. Ang tawag po namin, Global Package, GP. Ngayon, pag pinaliliwanag ko to, maraming tao talagang pag nakita to, pag tinitignan ko sa mata, ang layo ng tingin, iniisip sino re-recruiting. Grabe, ganyan lang pala, yayaman na ako. Grabe, ang ganda. Meron pa sa Hawaii, Taiwan, ang ganda. Pag sinulat ko na to, ay, ang pangit. Pag maglalabas na ng pera, pumapangit na. Pero come to think of it, subjective to eh.
Siyempre, gusto mo kumita ng pera, ano itatanim mo? Pera. Kasi kung ano itinanim mo, yun ang anihin mo. Kaya nga sa negosyo kumikita ng pera kasi namuhunan ka eh. Mahirap naman yung laway lang ang puhunan. Ang tubo mo, laway din. Eh kahit baldebal yun, kadiri pa. So, 7980, pwede na, tama ba? Bilang negosyo, sari-sari store nga, kulang yan eh. Tama. Na ang magiging negosyo mo, international ah. Meron ka sa Hong Kong. The moment na maging member ka kasi sa AIM Global Philippines, may kamag-anak ka sa Hong Kong, tawagan mo Skype. Attend ka ng seminar doon. Pag nag-join siya, nagustuhan niya, ito maganda sa ibang bansa. Dito kayo magugulat. Ang mga Pilipino sa ibang bansa, napaka-open-minded sa extra income. Totoo yan. Totoo yan. Kasi, ang hindi natin alam yung mga OFW, akala nyo madali trabaho? Akala nyo madali mag-abroad? Ang hirap. Akala natin kasi pag nag-abroad ang kamag-anak, daming pira niyan, daming pira. Kawawa sa abroad. They need to really double their time para magtrabaho. So, sarap mag-recruit. So imagine mo, 7980, may kamag-anak ka sa Hawaii, Taiwan, Dubai, Singapore. Pag-re-recruitin nyo na. At 7980, international pa yung negosyo mo. Subukan mo manegosyo ng 7980 sa Singapore. Ito puhunan mo. Malamang eroplano mo, sa Paranaque pa lang bumagsak na. Bakit importante yan? Maglalabas ka lang ba niya na walang kapalit? Hindi. May babalik. Ano po yung babalik? Inventory mo yan eh. Kasi pag nagnegosyo ka, importante may inventory. Tama ho ba ako? Alam nga naman magtayo kayo ng hardware. Tapos walang kalaman-laman. May nag-walk-in na customer. Pabili pong pako, sabi mo wala. Pabili pong pintura, wala din. Semento po, wala. Tinanong ka, ba't ka nagtayo ng hardware? Wala lang. So ito yung naglayo ka. Ano kapalit nito? May limang boxes ka ng Vida. Maganda ba yung Vida? Oh, iinumin nyo yan. Hindi naman ito ininom pag may sakit ka lang sa puso eh. Preventive to eh. Bago pa magkaroon ng plaque buildup dyan, lalo na mga Filipino, number one na pumapatay sa Filipinos, alam nyo kung ano, cardiovascular problem. Why? Napakamantika ng mga pagkain natin. Puro ginisa. So, inom ka nito. Okay, Vida. Ano pa? Meron kang dalawang boxes, booster boxes ng C24-7. Magkano ba yung C24? Yes. Meron kang isang banig. Ang tawag namin, Easy Retail Pack ng C24-7. Ano pa? May tigi isang sachet. Sachet, ha? Yung isang sachet ng kape. Iba-ibang flavor. Merong Leven original para matikman mo. Leven latte. Leven cappuccino. Tsaka yung Leven sugar free. Tapos, meron ka pang isang sachet ng may choco. Yan yung produkto mo. Now, ang maganda rito, gagamitin nyo yung product para saan? Matry ninyo o kaya pang sampling. Kasi ang ginagawa ng iba, baliktad. Pag nakita to, binibenta to para bumalik to. Hindi ka nun magnegosyo. Magnegosyo ka dito, dapat nagamit mo to. Kaya gawin mo munang sample. Kasi pag na-create mo yung need, libre sa una. Pag maganda naramdaman, mapipilit ang bumili. Tama ba? So, may ibang paraan para bumawi dito, hindi sa pagbebenta nito. Clear? Part ng binayaran mo ang benefit, meron kaming personal accident insurance, which means, if you buy this, part niyan, binigay namin sa premium provider insurance, pag na-aksidente ka, natuluyan, may makukuha kang 200,000 pesos. Accident insurance. Death through accident, 200,000. Maliwanag? Dito pa lang, bawi ka, no? Mamamatay ka nga lang. Diyan kayo bumawi. Ay, wag. Pag-assault, halimbawa, hindi naman na hindi aksidente, mas mababa, 50,000 po. Kaya kung makakapili ka, aksidente na. Mas mataas. 10,000, burial assistance, another 10,000 for medical reimbursement. Ano pa, part ng binayaran nyo, meron kayong webpage. Anong webpage? Makikita nyo ito na development nangyari sa grupo nyo sa internet. Sa webpage namin, sa ating website, kayo mag-assign ng user word at password. Ladies and gentlemen, may sarili kayong webpage, makikita nyo itong genealogy. Such that kahit hindi mo nakilala to, kasi pag nag-join ka, may computer number ka eh. Yung marirecruit mo, may computer number na nakadugtong sa number mo. So, dugtong-dugtong. Kaya kahit ito, nasa ang lupalop ng Pilipinas, or sa aman sa branches natin, bumili ng product, in-encode niya, pasok yan sa'yo nang wala kang kamalay-malay. Makikita mo na lang sa webpage mo. Maliwanag. Ang tawag namin dito, virtual office. May office ka sa cyberspace.
Kapag tinanong ka ng mga kaibigan mo, saan ba ginagawa mo dyan sa Englobal, sa mga sa office mo? Sabi mo, meron akong office sa cyberspace. Sa loob ng internet. Ha? Meron kang free medical checkup. May mga kataya po kaming clinic. Pinakamalapit po dito dyan sa Galleria and all over the Philippines. Kung saan man ang, you know, branch natin. May one-time annual exam ka. Physical annual exam. Yung i-examine ka, kunan ka ng dugo, blood chemistry, analysis, fecalysis, urinalysis, tapos pati x-ray kasama and dental screening. What else? Meron kang sales kit. And finally, bawat 7980, meron po yung tinatawag na scholarship certificate. Nakatay up po ang AIM Global sa mahigit 200 schools nationwide. In any of this school, basta ka-tie up namin, yung holder ng scholarship program or certificate, upon enrollment, may makukuha siyang certain discount or scholarship. Ang maganda sa scholarship na to, kahit ikaw ang bumili ng global package, pwede mong i-transfer kahit kanino. Yung holder upon enrollment, basta ka-tie up namin, depende sa school, depende sa kurso niya, may makukuha siyang scholarship. Between 25% to 100% scholarship on tuition fees. Ang maganda po dito, hindi lang siya applicable ng isang semester lang. Applicable siya for the whole year course. Let's say yung batang kanyang kurso is 4 years, good news. For the next 4 years, scholar siya because of Alliance in Motion Global. Kaya, schools like, you know, informatics, 50% kami dyan. Access, interface, datamex, 100% kami dyan. Even in Philippine Women's University, may mga courses dyan na 25% discount kami. So marami yan. Kukunin nyo lang po yung list ng accredited schools natin sa third floor. Now, come to think of it, at 7980, lahat ito kapalit. Sulit o sulit na sulit? Di ba you get the value of your money? Tama ba? Kahit hindi mo gawin yung negosyo, the mere fact na bumili ka ng global package, yung package na binili mo, value for money yun. Can you imagine? Tapos may negosyo ka pa. At 7,980. Now, kaya kahit hindi mo gawin yung business, bawi ka na sa benefits. What if gawin mo pa siya? Ito na yung tunay na networking. Again, sabi ko, ito, pag ikaw nag-build ng grupo, leverage, yan ang tinatawag na networking. Number one, meron kaming tinatawag ditong binary program. Dito, ang kailangan lang pong tandaan, pag na-join ka, magde-develop ka lang ng two sales forces. Dalawang grupo. One on your left side, and one on your right side. So technically speaking, ilan lang ang re-recruitin mo? Ilan po? Dalawa. One on your left, lagyan natin ng label si A, sa kabila si B. Tanong, dalawa na maniniwala sa'yo. Sa dami ng kaibigan mo, kaya o kayang-kaya? Sinabi niyo yan, ha? Kasi yung iba dito, dalawa lang, wala pa. Pag walang naniwala sa yung dalawa, check your life. So ano gagawin? Papatinin lang ng seminar. So most of the time, ang technique dito, sasama recruit sa'yo because they trust you. Credibility issue to eh. So tanong, umatay ng seminar, may pagkakataon ba na bumili rin sila ng global package? Yes. Ang tawag natin pag bumili sila, pay-in. So pag sila nag-join, o kaya nag-umatay ng seminar, may possibility kaya mag-pay-in sila? Yes. Magpe-pay-in yan, pag nag-pay-in ka, magkaliwanagan tayo. Mamaya niyan, di ka pa nag-pay-in, sabi mo kayo, eh, pay-in ka na, eh. Sabi niya, ba't ikaw pay-in na? Di pa, ikaw muna. Ikaw muna. Oh, pag nag-pay-in si A, nag-pay-in si B, syempre, nag-join sila. Ladies and gentlemen, may commission ka. Ang tawag sa source mo ng income dito, commission, number one, meron kaming tinatawag na direct referral bonus. Basta ikaw nag-recruit, nag-pay-in yung recruit mo na yon, ikaw na nag-recruit, meron kang 500 pesos. Itong 500 pesos na to, makikita mo yan sa webpage mo. Magkano yan, nakapost kung magkano yung kinita mo. May option ka, paano mo kukunin yung 500? O yung commission, may option, dalawa. Number one, pwedeng cheque. Ikiklik mo lang doon nakalagay bank check. Click mo yon,
kukunin mo sa baba, third floor, sa accounting department namin, yung commission mo. Kahit sa ang Banco de Oro, pwede nyo pong ipapalit basta may two valid IDs kayo. Maliwanag po ba? Ang isang method, pwede namin itong ihulog sa ATM mo. Paano kung wala kang ATM? Dahil ang banko namin, Banco de Oro, paggawa kayo ng ATM sa amin. Bayad lang kayo ng additional 200 with all the requirements, pictures, tsaka fill up lang kayo ng form. Sa 200 na yun, kami na ang magbubukas ng account mo sa Banco de Oro. May babalik sa yung cash card na ATM. Itong 500, for example, ihulog namin sa ATM mo. Kaya ikaw, kahit nasang lupalop ka ng Pilipinas, pwede mong ma-withdraw yung commission mo. Now, high-tech. Hindi katulad nung araw na yung mga nagde-networking tsaka direct selling, paano natin kinukuha yung paycheck natin? Pupunta ka pa sa opisina, pipila. This time, hindi na. Hintayin mo na lang ihulog sa ATM mo, wi-withdrawin mo. Kaya technically, AIM Global, daily po ang payout namin. Every day, nagpo-payout kami. Oh, ngayon, sa transaction na to, dahil dalawa yan. One on your left, one on your right. Dalawa. Magkano yan? 500 na dalawa, magkano? 1,000. Ngayon, imagine ninyo, dalawa lang ba talaga marirecruit nyo o hindi? Meron pa. Yung lalagpas po sa dalawa na marirecruit nyo, pwede nyo pa rin recruitin yon. Pero, ang gagawin nyo doon, dahil meron na kayong dalawa, yung iba nyo pang marirecruit, pwede nyo idugtong kay A or kay B. Ang tawag po namin doon, spillover. Ngayon, pag yung na-recruit mo, dinugtong mo kay A, kanino mapupunta yung 500 doon pag nag-pay-in siya? Sa'yo pa rin. Basta ikaw nag-recruit, sa'yo mapupunta yung 500. Clear? Pero hindi kayo yaman sa 500 dito. Yayaman kayo dito sa tinatawag naming match sales bonus. Ano yung match sales bonus? It is an income or commission we pay you every time na nagmamatch yung sales between your left side and your right side. Georgian, paano masasabing nagmamatch ang sales? For example, may nag-join sa left side mo, isa. May nag-join sa right side mo, isa. Match o hindi? Pag yan nag-match, ikaw may maliwanag na 1,500 pesos ka. Basta nag-match yung sales dito. Kaya sa total transaction na to, 500, 500 plus 1,500, magkano kinita mo? 2,500. Madali bang intindihin? O naman, grade 5 nga, grade 6 na gawang intindihin eh. Pag nag-recruit si A, ilan ang re-recruitin niya? Dalawa. Lagyan natin ang pangalan, si C at saka si D. Si B, ilan ang re-recruitin niya? Dalawa rin, si E at saka si F. Tanong, pag nag-join si C, nag-join si D. Nag-pay in si C and D, kumita ba si A? Yes. Total na kumita ni A, magkano? 2,500 din. Bakit 2,500? Kasi may 500, 500, 1,500. Si B, pag nag-pay in si E, nag-pay in si F, kumita ba si B? Magkano po? 2,500 din. Tanong, yung nangyari ba sa'yo? Nangyari sa kanila? Niloko ba natin sila? Hindi. Pero guys, look at this. Pag ikaw ang ginawa kong reference sa pag-join ni CND dito sa left side mo, sa pag-join ni ENF sa right side mo, kung ikaw ang reference, may match ka o wala? Meron. Ilan? Dalawa. May dalawa rito sa left, may dalawa sa right. 1,500 plus 1,500, magano kinita mo? O di may 3,000 pesos ka. Maganda ba yung 3,000? Bakit maganda? Tingnan nyo, apat na dahilan. Una, ikaw ba nag-recruit dito? Pangalawa, kilala mo pa to? Pangatlo, ikaw nangumbinse? Pangapat, may ginawa ka? Kaya siya maganda, kasi wala kang ginawa, kumita ka. Eh, nang gusto ng Pinoy eh, walang ginagawa, kumikita. Ano tawag namin dyan? Ang tawag dyan, leverage. Ngayon, doon sa mga nagtatrabaho na nandito, pwede ba mangyari itong transaction na to habang ikaw nakatali ka sa work mo? Yes. What can be better than that? Habang nag-work ka, may kinikita ka na hindi mo alam. Maliwanag? Yes. Tutuloy ko pa. Panibagong senaryo naman to. What if nag-recruit si C? Dalawa. Nag-recruit din si D? Dalawa rin. So ilan ang bago sa left side mo? Apat. Si E nag-recruit pero isa lang naniwala. Si F nag-recruit pero isa rin lang ang naniwala. Ilan ang bago sa right side mo? Ngayon, kung ikaw ulit ang gagawin kong reference, may match ka o wala? Ilan? Dalawa. Kasi may apat dito, may dalawa doon. So, 1,500 plus 1,500, magkano kinita mo? 3,000 pesos ulit. Georgian, ano mangyayari dito sa walang kamatch? Ang tawag namin dyan, waiting lang yan. Naghihintay. Ano inihintay? Eh, di kamatch. Wala namang Pasko.
Hanggang kailan maghihintay, walang deadline. Such that, pag yan nagka-match, di ba ito sila, nasa left mo, dalawa waiting, nagkaroon ng ka-match sa right, 10 years from now, bang! Good news, 10 years from now, may 1-5 ka sa Alliance in Motion Global. Babayaran ka pa rin namin. Maliwanag ba? So, such that, pag ito tinutuloy ko, tignan nyo ha, pag ito tinuloy ko, ano napapansin nyo sa mga tao? Dumadami sila. So, pag yan dumadami, ano nangyayari sa 1-5 mo? So, habang lumalalim yan, sa ayaw at sa gusto mo, parami ng parami, yung 1-5 ng 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 1-5. Ang daming 1-5. Alam nyo yung Leo Kaduyak? Naalala nyo si Leo? Yes. Alam nyo monthly average income sa amin? Kumikita si Leo ng more than 200,000 pesos a month. Saan galing? Sa 1-5. Sa dami ng 1-5. Si Leo, 200,000. Meron din si Wilfredo Laway. Ang average income niya is between 80,000 to 100,000 a month. Grade 6. Saan galing? Because they were able to multiply themselves. Ano tawag natin? Leverage. Leverage happens to be the most important technique to wealth. Kaya nga, as long as you're working for someone else, well, I'm not against those who are employed, but you and I know that success, or yung tinatawag natin financial freedom, you and I know that in order for you to become financially free, you must have a business of your own. And as long as you are working for someone else, you'll never become financially free. So dapat, maparu-multiply mo yung sarili mo. Dito talo ang empleyado, kasi pag empleyado ka, between 8 to 5, ito lang yung time mo. Wala na. You are not able to multiply yourself. Kaya nga, you trade your time, talent, and skills dito sa 8 to 5. And then they pay you for something. Such that, pag wala ka ng time, talent, and skills, do you still make money? No more. Walang leverage eh. Dito, tignan nyo to. Kahit tuminto ito, kumikita ba siya? Yes. Na-multiply niya na yung sarili niya rito eh. Kahit tuminto siya sa pagtatrabaho, pag na-network, kumikita pa rin ba siya? Yes. Kahit magbakasyon to, kumikita pa rin. Yun ang power ng network marketing. Kahit matulog ka na, pag na-establish na, ulitin ko ha, pag na-establish na, pag di pa na-establish, huwag ka muna matulog. Parami yan. Ang daming 1-5 niyan. Kaya alam nyo ng word of the day? 1-5. Ang Tagalog ng 1-5 ano? 1-5. Ayan o, 1-5. 1-5. Kaya pag uwi nyo mamayang gabi, tinanong ka na mister mo, ba't ngayon ka lang ang tagal mo? Sabi mo, 1-5. Pagpasok mo sa Lunes, bukas sa opisina, tingnan mo yung ka-opisina, pag naglakad sa harap mo, tingnan mo na ganito. Pag tinanong, ba't ka ba ganyan makatingin? Sama makatingin? Sabi mo sa kanya, 1-5. Ang daming 1-5 niya. Nakuha ba nila? Yung 1-5 na yan na magpaparami sa kikitain mo dito. Kentihin mo sa kumbisina mo dapat, 1-5. Ngayon, syempre, maraming mga tao, ang kanilang understanding about networking is that short-term lang siya, hindi siya long-term. Again, I challenge that because for a person like me, andito po ako for the last 17 years na. So kung short-term to, bakit ako tumagal ng 17 years? Pangalawa, maraming mga company kasi, nung araw, kaya natutroma sa networking, kaya alam nila hindi long-term ang networking kasi may mga nagsasarang kumpanya sa networking, which is true. What separates AIM Global from those companies? Meron kaming tinatawag na safety net. Itong safety net, we make sure na hindi kami nag-overpay kasi pag ang isang company nag-overpay, doon pumapasok yung risk. Siyempre, pag hindi kumita yung kumpanya, hindi na rin tayo magkikita-kita. Kaya we place this safety net to make sure na viable yung business. So sa isang araw, ikaw, pag nag-join ka sa AIM Global, you are only allowed up to about 16 matches per day. Ano ibig sabihin nito? 16 na 1-5. Sa isang araw, 16 na 1-5 lang ang babayaran ng AIM Global sa'yo. Sa isang araw. Paano pag lumagpas, wala ka ng bayad sa lagpas sa 16. Flash out ang tawag doon. Yung pang 17, wala ka na. Yung 18, wala na yun, onwards. Kaya pag nakaka-16 ka na, tapos may gusto pang mag-member sa'yo, makikita mo yan sa webpage mo eh. Pag mamonitor mo kung nakakailang ka na eh. Pag nakaka-16 ka na, oh, tama na muna, bukas na yung iba. Kaya pag nakaka-16 ka na, tapos may pang 17 pa na gusto magpa-member, sabihin mo, bukas ka na lang.
Kasi bukas may panibago kang 16. Pag makulit, sabi mo, please. Pag ayaw talaga, sabi mo, please, sayang 1-5 ko. Pag makulit talaga, sabi mo, please, papatayin kita. Pero masama pa ba yung 16 times 1.5 per day? No, because ang earning potential mo dito, pag na-maximize mo, this is equivalent to 24,000 pesos per day na kitaan sa iyong global. Again, lalo na sa mga bago, first-timers, ang hirap intindihin nito. Ang hirap i-absorb. Tama? 24,000 araw-araw, ang hirap i-absorb. When a lot of people are making 10,000 a month, hirap na hirap, where? Dito sa InGlobal, may mga distributors kami are making about 24,000 a day. Alam nyo, sa 25 days, magkano yan? That's 500,000 a month. Nakitaan. Nangyayari ba ito sa InGlobal? Yes, I promise you, with all my heart. Ang dami namin distributors na kumikita ng ganyang kalaki. Minsan nga, masasalubong nyo lang sa elevator, napakasimple ang distributor, ang laki-laki pala ng kinikita. Kasi mga distributors dito, hindi maporma. Simple lang. So, ganito kalaking kinikita ng iba. Can you imagine what can happen to you if you're making this much already? Can you imagine? In fact, ang top distributor namin, hindi kumikita ng 500,000. Ang top distributor po namin, yung pinakamalaking kumikita sa InGlobal, ang kinikita niya, alam niyo magkano? It's an astonishing 2 million a month. Ang monthly average income. Alam niyo yung dibahay ang pinagagawa? Building. Totoo po yan. Ang hammer niya, kulay orange. May Pajero. Every year, nasa Amerika, nagbabakasyon because of our travel incentive. Hindi ko sasabihin ang kinikita niya kasi for security purposes. Kasi, ang laki niya ni 2 million. Si Carlo Buenaventura. Nandiyan siya ngayon, si Carlo. Yung top 2 namin, alam nyo, bata, 29 years old. For how many years, yung top 2, siya dati ang number 1 parate. Kaya lang inunahan nito. Last year. Alam niyo yung top 2 namin, 29 years old. 5-6 years in the business of AIM Global. Kagagraduate lang po ng engineering from Bicol. Straight networking. Kulay itim naman ang hammer niya. Apat ang kotse. Meron siyang imported na Accord. Meron siyang Montero. Meron siyang Hammer and another Civic. Yaman. Again, dahil nga, syempre, 29 pa lang, nakaka, tsaka single. Hindi ko sabihin pangalan niya. Pero alam nung iba yon, si Joseph Lim. These people are making a lot of money. Yung iba, bilis mag-isip eh. Georgian, teka muna. Sabi mo kanina, maximum ang 500,000 a month. Di ba sabi natin, ang maximum, 24,000 a day? Sa isang buwan, magkano yan? Kalahating billion. So kung itong maximum, bakit may kumikita ng mas mataas pa sa maximum? Bakit may kumikita ng 2 million? Tama po yung logic nyo. Maximum kalahating million sa isang buwan, sa isang account. Ang ginagawa ng iba, hindi lang isang account o hindi lang isang global package ang binibili nila sa sarili nila. Marami. Kasi common sense lang, di damihan mo GP, di malaki rin ang kikitain mo. Kaya ang ginagawa ng iba, hindi isa binibili, tatlo. Ikaw to, nature ng tatlo. Ikaw to, oh, mag-recruit ka sa kabila. Ikaw din. Ngayon, pag nire-recruit mo yung sarili mo, ayaw niya, pa-check up ka. Sama ka, ayoko. Sa kabila, sino? Ikaw din. Saka ka ngayon, mag-recruit ng tigda dalawa dito at paramihin mo. Pag ito lumaki, nagkaroon ng group, kumikita ba tong account na to? Ito kumikita? Ito kumikita? Eh lahat yan, ikaw eh. Ang maximum na pwede niyong bilhin under a single account, you're allowed up to about 7 accounts only. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan ang mabilis. Yan ang pinakamabilis na paraan para yumaman dito. Kaya, depende na yan sa availability ng pondo nyo. Siyempre, mamimili kayo kung isa o tatlo. Tatlo o pito. But logic will tell you, ano mas maganda? Tatlo o isa? Tatlo o pito? Pito. Depende na uli yan sa availability ng pondo ninyo. Pero ang importante, yun nga, mag-join muna kayo. May isang nagtanong sa akin, Sir, nalilito ako, hindi ko alam kung tatlo o pito bibiling ko. Sabi ko, naka-isa ka na ba? Hindi pa, Sir, pero nag-iisip ako kung tatlo o pito. Saka ka na mag-isip ng tatlo o pito kung naka-isa ka na. Tama ba? Alam nyo si... Excuse me. Ayan. Si Leo, gusto nyo malaman ilan ang binili?
Leo Kaduyak. Di ba tricycle driver? Alam niyo ilan ang binili ng interview ko siya? Bumili ng 7. Tinanong ko, saan ka kumuha ng pambili? Sir, inutang ko. Kasi may hipag ako, nagtatrabaho sa Italy. Can you imagine? Ginawa ng paraan. Kasi sa loob-loob niya, total mangungutang na rin lang naman ako, isagad ko na, 7 na. Tinanong ko, yung asawa, alam niyo tumalupit, yung asawa niya, downline niya rin. Nagpa-member din, alam niyo ilan ang binili? 7 rin. Tinanong ko yung asawa, sabi ko, buti nag-member ka. Oh sir, hindi ako papayag na siya lang member. Tsaka hindi ako payag, siya lang 7 accounts. Dapat 7 accounts din ako, sir. Sabi ko, bakit? Siyempre, sir. Kasi yung cheque niya, cheque ko. Pero yung cheque ko lang. Ha? Pauta ka mga misis eh. Ha? Maganda ba yan? Kaya mga kaibigan, depende yan kung, you know, gano'ng kalaki yung pondo niyo. Pero ako, ang pinakamaganda rito, mag-7 account ka. Ganito yan. Pwede mo simulan sa isa lang. Tapos magdagdag ka na lang. Ituturo sa inyo ng mga sponsor nyo kung paano. Kaya palakpakan nyo yung mga sponsor na yan. Oh. Second marketing program, meron kaming tinatawag na Unilevel. Ano tong Unilevel? Ito naman ang kikitain ninyo pag yung grupo ninyong to bumibili ng mga produkto. Every time na bumibili sila, gumagamit ng product o nagbebenta, may kita ka, wala? Ang tawag sa commission mong yon, Unilevel. Ang tawag kay A and B, sila po yung first level nyo. Kasi ikaw ang una, ikaw yung personal nag-recruit. Ang tawag kay C, D, and F, ano? Second level. Yung marirecruit ni second, third. Tapos, fourth. Grabe. Tapos, you're a genius. Palaki ng palaki. By the way, tignan nyo kung paano lumaki ito. Ang first level nyo ilan? 2. Second level niya ilan? 4. Ang third level niya ilan? 8. Yung 8, pag nag-recruit ng 2, ilan na yan? 16. Tapos, 32. Tapos, 64. And then, 128. 256. Tapos, 512. And then, 1,024. And then, 2,048. And then, 4,096. Sabi ni Bawaw, ang galing naman niya. Di po, 3 years ko nang ginagawa yan. Kabisado ko na. Ikaw man, araw-araw gawin yan. So, ang point ko lang dito, tignan nyo. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. By your 10th level, 1,000 na tao. Ganun siya karami. Now, itong mga taong to, every time na bumibili, gumagamit ng product, basta first level mo, ikaw, meron kang 10% of the product sales value. Every time na bumibili, gumagamit, nagbebenta ng product. Mula second level hanggang 10th level, may maliwanag ka namang 5% of the product sales value. So no, in essence, ano ibig sabihin nito? Every time na bumibili, gumagamit ng product ang tao dito sa grupo mo, ikaw, may kinikita ka. Depende sa level. Pwedeng 10%, pwedeng 5%. Can you imagine? Lahat to distributors, taga-AIM Global members, iinom ng kape. Anong bibiling kape? Anong bibiling kape? Live-in. Pag ito taga-AIM Global at ang biniling kape, copy ko, may tama to. Maliwanag ba? Every time na bumibili ng kape mga tao dito, may kita ka, wala? Umiinom pa lang ng kape, eh magbebenta pa. Can you imagine, ikaw to, tuwing umaga, pwede mong imagine, buong grupo mo, tuwing umaga, umiinom ng kape, kasabay mo, pagising. So habang uminom ka ng kape sa umaga, pwede ka mag-imagine, 10%, 10%, 10%. Para ka may grocery, nakuha nyo ba? Pag may gumili ng glutathione dyan, may kita ka. Pag may bumili din ng toothpaste, may kita ka. Pag may nagbenta dyan, may kita ka. So technically, because you're able to leverage yourself, kahit hindi na ikaw yung nagbebenta, basta may grupo ka, kumikita ka pa rin. E di ang ganda, paano pag lumaki itong grupo mong to at humabot sa mga bansang ito? Alam nyo what's good about international sponsoring? Pag nag-recruit kayo sa Hong Kong, sa Singapore, sa Taiwan, pag nag-Skype kayo o nagtawagan kayo, sa kanila, hindi uso doon ang single head. Sa abroad, dahil may kinikita sila, ilan ang binibili? 7 heads. Kasi they can afford eh. Tama ba?
O paano kung makarecruit ka ng kamag-anak mo somewhere, kaya ng seven heads? Yung na-recruit niya, nag-seven heads din. Lahat ng grupo mo nagsipag-seven heads. Di ang daming 1-5 nun. Tuwing gigising ka sa umaga, 1-5. Do you understand what I'm saying? Yes. Lalo kapalit nito, tao, magre-recruit ka lang. Ladies and gentlemen, again, instead of you just working for someone else, ang akin dun, kung kaya mo magtrabaho sa pangarap, o kaya mo magtrabaho para sa ibang tao, bakit hindi mo kaya magtrabaho para sa sarili mong negosyo at ikatutupad ng mga pangarap mo? Kasi, pag ginawa mo tong pagre-recruit, para kanino ba yan? Para ba sa AIM Global yan? No. Para sa'yo yan. Georgian, baka mahirap. Well, mahirapan ka man, sino ba makikinabang? Ikaw din. Last, tapos na po ako. Rene? Alright. Ang tawag namin stair step. Itong stair step, well, ang kailangan lang tandaan dito, lahat ng products may points. Yung points gagamitin namin for your promotion. Saan ka mapopromote? Sa hagdanan na to. Georgian, bakit tatlo marketing plan ninyo? Mamimili ba kami dyan? Hindi nyo kailangan mamili. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, sa tatlong paraan namin kayo sabay-sabay babayaran dito sa AIM Global. Habang kumikita ka sa binary, iba yung commission mo sa Unilevel. And habang kumikita ka sa Unilevel and binary, iba yung kinikita mo sa stair step. That's why our distributors here are happy because they're making a lot of money. Una, pag maliit pa yung grupo mo, wala ka pang points, ang tawag namin sa'yo distributor. Pag yung buong grupo mo gumagamit, bumibili ng product, nagkaroon sila ng 10 points, we promote you to silver executive, may additional 10% overriding commission ka pa. Pag umabot ng 100 points yung buong grupo mo, kasi can you imagine, pag bumibili, gumagamit, nagbebenta ng product ang mga tao dito, may points yan, wala? Pag lumaki itong grupo, ano nang mangyayari sa points? Lumalaki. So pag lumalaki yung points, na po promote ka rito. Pag umabot po ng 100 and above, we call you gold executive, may 20% overriding commission ka na. Finally, the highest position as far as the marketing program is concerned is 1,000 points, we call you global ambassador, 30% na ang overriding commission ninyo. Ito mayayaman sa amin. Dalawa kotse, tatlo kotse. Maganda rito kasi may travel incentive pa kami. Travel incentive namin, all expense paid sa Asia. Mamimili kami ng country sa Asia, doon ka namin papupuntahin pag nakuha mo yung requirement. Last year and this year, ang pinili namin Hong Kong. All expense paid. Last year alone, alam niyo ilang distributor na nakakuha ng promo namin na to? Na incentive namin na to? More than 300 distributors po ang pinadala namin sa Hong Kong for all expenses paid trip. Maganda dyan sa all expense paid trip na yun, alam niyo pati pocket money free. Back and forth, ticket free. Accommodation free. Entrance sa Disneyland, tsaka sa Ocean Park, free. Lunch, breakfast, buffet, lahat, free. Kaya busog na, kumakain pa eh. Nahihilo na, kumakain pa din. Sayang eh. Hong Kong. Ang maganda rito, out of 300, 200 dyan, first time makapunta sa Hong Kong. First time makasakay na aeroplano. Can you imagine 200 na tao first time? Airport pa lang kagulo na. Lahat gusto sa window seat. Hindi lang kami Asian nagpapapunta. USA, all expense paid, pupunta ka sa US. For 2 weeks, magbabakasyon. LA, Utah, Las Vegas. Lahat pupuntahan mo. Lahat bayad ng Alliance in Motion Global. Dalawang linggo, ang maganda rito sa US, may visa assistance ka pa. Tutulungan ka namin makakuha ng visa mo sa US Embassy kasi yung partner natin sa States, which is Nature's Way, magpapadala ng certification sa US Embassy, certifying that you're allowed to travel. Distributors namin, ang visa na nakukuha, yung pinakamahirap makuha na visa, 10-year multiple entry na tourist visa. US. Last, Europe. We send you to Europe. Depende kung ano yung makuha mong requirement. Lahat to, travel incentive namin. Hindi lang yan, meron pa kaming profit sharing for global ambassadors. Lahat yan na-enjoy ko na sa incentives. Ang ayoko lang i-enjoy dito yung last. Yung inheritance income. Ano yung inheritance income? It's an income that you make even the work has been finished. Even after the work has been finished. One day ito ka. Let's say one day yaman mo na. Dami mong pera, you know. Karolex ka. Bag mo. Louis Vuitton. Belt mo. Alam mo yung H?
Honda, Hermes, ganun ba? Tapos kilala kang kilala ka sa bangko, pag bumababa ka, hindi ka pumipila. Alam nyo ba, pag marami kang pera sa bangko, hindi mo kailangan pumila. Diretso ka sa manager. I know. Ganun yun, I know. Tapos, hindi mo kailangan tumawag sa kanila. Sila tatawag sa'yo. So, ang yaman mo na, Wanda, itas, ang ganda ng kondo mo. Kotse mo, BMW, alam mo yun, walang tint. Tapos, nagda-drive ka. Naka-stop kayo sa EDSA, nakita ka nung bus, yung mga tao. Tinitignan ka, nasa loob ka ng BM kasi ang ganda-ganda mo. Tapos ikaw, sa peripheral mo, nakikita mo, pinagtitinginan ka. Pero sa loob ng BMW, gumaganito, ganito ka lang. Pero one day, namatay ka. Wala din. Naka-biton, naka-Hermes ka, naka-Rolex, wala din. Namatay ka. Kinuha ka na ni Lord. Tanong, lahat ba ito mamamatay? Kakaiba yan. Pag ikaw namatay, lahat ba namatay? Ay, iba yan. So technically, bumibili, gumagamit, nagbebenta pa rin ang product to. Tama? Nagre-recruit pa rin. Tama? Tuloy-tuloy pa rin yung 1-5 mo. Tama? Pero dahil physically patay ka na, guess what? Itong account mo to, transferable sa asawa mo. Ang ganda, diba? Paano kung wala kang asawa, next of kin? Yung pinakamalapit na kamag-anak mo, let's say mother or sister or brother. Pag yung asawa mo namatay, o di sa anak. Pag yung anak namatay, sa yaya. Hindi, biro lang, ha? Yaman o yaya, ano? Ano ibig ko sabihin dito? Long term. That's why this is far, far better than working for someone else. Again, I have nothing, those who are working for some people, those who are employed, I have nothing against you. I myself was an employee before. Wag ko kayo magre-resign. Gabi na po, bukas na. Pero can come to think of it, yung paghihirapan mo dito, pwede mong ipamana. Hindi mo mawala sa yung pinaghirapan mo. So kung tinignan nyo mabuti, lahat ng pinakita ko, maganda ba? Yes. Maganda ba siya? Yes. Alam mo, hindi lang siya nagiging maganda, minsan pag ang issue, ito. Tama ba? Yes. May mga distributors kami dito, katulad ni Roy Cueto. Roy Cueto is a global ambassador. Nakatira siya sa Bel Air, somewhere in Laguna. Ang bahay niya, 8.5 million. Kotse niya, naka-Fortuner, naka-Altis, naka-Starex. Every year, nakukuha niya yung travel incentive sa States. Profit-sharing qualifier din siya. Pag tinanong mo si Roy, Roy, magkano bahay mo? Hindi niya sasabihin 8.5 million. Sasabihin niya, bili ko sa bahay ko, 7,980 pesos lang. Can you imagine? Kaya, mga kaibigan, para sa akin, di natin makukuha ito ng isang upuan. Ano ba naman yung balikan nyo siya at pag-aralan? You're coming here tonight, it's not a matter of accident. You're coming here tonight, may purpose. I don't know kung maniniwala kayo sa amin or hindi. It's up to you because my job tonight is not to convince you. My job is to just show you how wonderful opportunity it is. Ang maganda, pag sumusubo kang isang tao, hindi mo naman alam kung ano makukuha mo eh. Hindi mo alam kung malaki o maliit. Pero may makukuha ka. Pero pag hindi ka sumubok, alam mo na kaagad na wala kang makukuha. So it's better, you know, just to try. Instead of using the old obsolete formula of 20-year or 40-year plan. Naalala niyo itong 40-year plan? Yes. 3:97 ang ratio mo dito. For all you know, ladies and gentlemen, baka nandito na ang sagot sa matagal niyo ng mga pangarap.